So ayan, mga kaome, magagawa ng langis si kaome. Time check muna tayo, mga kaome. 11:30. Ayan. Lalabas na ni kaome ang kaperasong kahoy. Ayan. Ibababad dyan, mga kaome. Ayan yung nagamitan. Then bababad hanggang alas 12. Ayan. Hanggang alas 12 nakababad dyan. Ayan, nakaganyan lang siya. Ito yung gagamitin ano, ang tubig mamaya, pagpipiga, ang hanyog. Yan ang gagamitin ang tubig. Hindi mo lang ang bila. Wala yung Kristo, nasa Batangas yung Kristo. Ang kasukod nito. Bukas ang hangin. Malakas. Mga alas 12 nakababad. Mga alas 12 yan. Isang alas 12. Napitra pala ng ano yan. Makingayod ng nyog. Ipipiga dyan. Iba nilalagay yung ano. Pero kayo na ng nyog. Ipipiga yun. Ito ang tubig na gagamit yan. Punting resalvar. Naluhod yung kandila natin, ha? Mga baksak ka na, ha? Kita, pinang kita rito, mga baksak po sa... Naluhod. Marami, ibig sabihin na marami ng kasalanan ng tao. Kahoy na to, nakuha ko yung sa Mount Banahaw. Ano ko yun, lagay ko mga 15 years old ako. Ngayon magpipipin na ako. Ibig sabihin, nasa 35 years itong kahoy na to. Nakapirasong kahoy na yan. Ito ginagamit ko sa mga sinasapian. Sa mga karamihan ng spiritual, yan. Tapos yung tubig, pwedeng healing din ito eh. Pwedeng gamitin sa healing. Mga sakit. Inumin. Inumin. Time check tayo. Alas 12 na po. Ayan. Ayan.
Pipiga. Pipiga ng loob. Ano to? Tawag dito kakangkata. Dalawang nyab lang. Okay na. Ang nagawa. Mahal eh. 50 pesos ang isa. Mahal. Wala pa ito napili. Mahal na araw. Ayan, hindi ko nga po pala nasabi sa inyo yung ginamit po natin na tubig dyan, yung galing sa Banahaw, galing sa Santa Lucia. Ayan, lalagay natin sila ng asin, tapos yung mga sangkap na ilalagay natin. Yung asin kasi nakukuha ito sa dagat, kasi yung Cristo galing sa dagat. Tapos itong ating kapirasong kahoy galing sa Banahaw. Kaya yung tubig na ginagamit natin galing sa Banahaw. Natin ang konting asin, yun yun ang galing sa dagat, ang asin. Tapos yun, ano na rin, luya, luyang dilaw. Ito ang luyang dilaw. Yun lang is namin ang nakakaan. Gawa namin ng rooms, gawa ni Santaon. Yan, halo na rin ulit. Ito may mga corals sa loob po. Ang galing sa dagat yan yung corals. Ito mamaya, alas 3. Ang kung ang tanggalan nito sa ano. Pero dapat siya apoy lulutuin eh. Maraming sinampay. Magbibahay, mag-uusok. Sa gas stove na lang lulutuin. Diyan na mamaya pagluto ko na dito, babalik na rito yung langis. Sasalang na po natin to. Sasalang. Okay na po. Ayan, halu-halu muna natin siya sa sanglang. Mamaya alas 3. Mamaya dilipatan natin siya sa bote. Mamaya makaka-home. Ayan. Haluin na natin. Dilipatan natin siya mamaya alas 3. Alauna pa lang naman. Kaya maya pa. Hinaan mo yung apoy. Hindi, low na ito
Ayan, tapos na po yung ating langis or coconut oil. Ayan, pwedeng-pwede na po siyang panghilot. Ayan, tapos panggamot sa mga sinasapian. O kaya, halimbawa kung may mga asawa kayo na maingay, o yung mga nanay nyo, ipahid nyo lang po sa ano, at sure na babait na yan, tatahimik na yan, yung mga bunganga ng bunganga, ganon. Ayan. Kaya mga kaume, ayan. Ito ko na rin to tatapusin tong video na to. Siyempre, huwag nyo pa rin kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe. Hit nyo na yung bell ma para lagi kayong updated sa aking video. Ayan. Kita-kits ulit sa mga susunod na video. So, ayan po. Ilabas po yung Kristo ng alas 3 ng hapon. Ayan. Tapos po, tinirikan ng kandila. Ayan, pinaliguan po yung Kristo. Ayan po. Ayan po yung ating Kristo. Nakatirik na kandila. Ayan, makikita nyo po dyan yung batsa. Ayan po. Diyan po siya pinaliguan. Yan po yung ating Kristo. Bali, ngayong alas 3 yan.